Hoy, mare! Ano latest? Mga marites! Here, there, and everywhere! We have a guest, a special guest. Ikaw na, page, ano? Unbettable? Yes! Mga kamarites, tayo po ay very honored kasi napagbigyan po tayo despite her his busy schedule. Certified, wow, hitmaker. Napakagaling. Isa sa mga greatest voices sa ating music industry. Songwriter, director. At ngayon po ay may upcoming po siyang nakakatuwang konsepto ng concert. Aabangan po natin sa Music Museum this coming May 10 and 11. O, di ba? Hindi natin patatagalin. Let's all welcome, Direk Icy Guerra! Hi, everyone, mga ka. Ano mo, mga ka-marites? Hi. Ang dati ka na yung mga marites. Hanggang ngayon. Kayo ba ni Liza, nagmamarites kayo bago kayo matulog? Actually, mas ako. Tapos, akayain niyo yun? Ako yung marites, tapos ako yung, alam mo ba, love? Ay, love, nakita mo ba to? Ayan. Ato, alam, di ba? Ang bulinggi. Laki ka na ba? Siguro mga 2 inches. Wala na lang hita yun. Simulan po namin yung si Ice. Simula niya hanggang ngayon. Kakaibigan pa rin namin. So, ano, buhay-buhay mo ngayon? Basta kasi tuloy-tuloy pa rin mo? Yes, oo, tuloy-tuloy. I'm happy, no? Kasi syempre, alam naman natin dito, June, na, di ba? Like, kagaya nga na sinabi mo, bata pa lang ako, magkakasama na tayo. And I'm just happy that until now, I still have work. I'm still working. Diba? I still have fans who appreciate what I do. So, yeah, kumbaga, continuing lang sa mga ginagawa. Hopefully, within this year din, makapag-release ang bagong album. We're doing concerts and, we have a company also called Fire Nice. So, Lisa and I, medyo, yun yung bagong baby din namin. Sabi ni Ambet kanina, yung concert mo ngayon, parang it's something new concept, or parang may kakaiba. Kasi nag-iisa siya, wala siyang guest. Yun, kung bakit kakaiba. Lagi pang bayad ng guest. Ang concept kasi nito, so the concert is called Videoke Hits. So, syempre, di ba, tayo mga Pilipino, talagang sobra. Ano yan, national pastime natin yan, di ba? Ika nga eh, from Binyag to Libing. Oo, totoo. NDL, Kasal, Binyag, Libing. And everything in between, di ba? Lagi may Videoke. So, parang And the video ko experiences, I think very ano, parang very ano sa atin yun eh, parang yung kultura natin yun na you do it with friends, di ba, you do it with people you love. So gusto ko ma-reflect yun sa concert. And for this one, kaya wala kaming guest kasi we wanna make time for people na makikikanta audience. Siguro may mga konting songs doon na tatawagin ko sila. Kasi, di ba, nauuso rin ngayon, nakikita nyo sa TikTok, there's this, yung parang video kay relay na tinatawag nila yun. Di ba, yung nakabila kayo. Correct. So, yun, may mga ganun tayo. But of course, nice. Most of the songs pa rin, talagang concert style siya. Kumbaga, yung mga pinili lang namin kanta, ito yung mga kanta na may iba, yung mga top 5 favorite ko talaga na every time I sing sa video kay ito yung hindi ko atanungin yung top 5. Top 2 na lang na favorite mo. Okay, ang top 2 ko talaga yung sa Survivor na How can I convince you? Tapos yung isa naman. The search is over. Tapos may isa na matagal ko na itong kinakanta, bata pa lang ako. Ang title niya, Standing Right Next to Me. Ano, ikaw na song? Hindi, may napanood nga ako na video mo na mahilig ka sa video, okay? Sobra. Tapos, memorize mo yung numero sa video, okay? 6-7-9-9. Nakakainit ko. Tapos sinabi niya, I am Icy Guerra, tapos mahilig ako sa video, okay? Parang ganyan. Tapos alam niya yung number. Parang normal yan eh. Kasi di ba tayo? Totoo. Ako yung airpod ko, nung namimoy pa siya. Hindi man niya memorya, pero nasa papel yan. May kodigo. Nasaan doon. Kasi totoo nga naman, nakaka-overwhelm minsan maghanap. So, siya meron na. Ito yun, bibigay na lang.
yun. Minor, no? Ipapasok na ni DJ. Sino nakaisip nung konsepto nga na ito ka, videoke hits, makikipag-sing along with the audience? Actually, it's my beautiful wife, Liza. She's our creative director. Oh, Liza! Yeah, so, yun yung tandem namin. She's our creative director. I'm the stage director. So, kasi si Liza, grabe yung talent niya sa vision niya. Alam mo yun yung... Pag nakaisip siya ng something, laging may something different. Even Becoming Ice, you know, my past concert for my 35th anniversary. Siya rin yung mapakananon, alam mo yun? Mm-hmm. And yeah, I mean, amazing how she thinks about it. So ikaw din magdidirect nitong? Yeah, okay. Ako yung stage director. So ano, lahat ng concerts mo, ikaw talaga nagdidirect? Kapag Fire and Ice yung gumagawa. Pero syempre, pag other production, may iba silang kinukuha ng director. But honestly, if you ask me, I'd rather na ako. Okay. Kasi siguro yun, parang I have a certain, ano na eh, parang may way ako of doing things that I know that this will work. Ditong part, parang medyo hindi. And in terms of execution din, alam ko yung gusto ko. So, tsaka less conflict. Yeah, totoo naman. Yes. Less conflict. Totoo ikaw naman. May control. Ikaw may control ng sarili tsaka anong gusto mong gawin. Tsaka diba? As a performer, kapag ako yung director, parang wala akong time kabahan. Kasi alam mo, like nung ginawa namin yung Becoming Ice, no? Siyempre, open house na lang 7, di ba? 8 o'clock, magsa-start ka na. Parang 7:45 na, I'm still doing mga last minute stuff. So parang, normally, kapag performer lang ako, nag-overthink na ako, kung ano-ano ginagawa ko sa buhay ko, para hindi ako kabahan. Pero ito, parang, tawag na lang nila ako direct sa standby na po, ganyan. Parang, okay. Bila, okay. Kakanta na lang ako. Alam mo yun? Sabi ko, okay pala to. Pero yung mga kasama mo, syempre, dapat kilala ka, kabisado lahat. Oh yeah, ano, kasi of course. Magpi-perform ka at especially, the same time, no, especially with concerts, no? Uh-huh. You really have to have an amazing team. Mm-mm. So itong team na to, we always get them. You know, I have Lani, my stage manager who's been with me for years na rin. Mm-mm. Kasi alam na niya eh. Alam na niya yung gusto ko. Alam na niya yung ayaw ko. Alam na niya yung hinga ko. Mm-mm. Alam na niya konting kembot ko. Ito yung kailangan ko. So, konting tingin mo lang. Alam na niya kung anong dapat and gawin. Yun yung importante. Kasi syempre, pag nandun ako, hindi naman ako makakamando as how I would kapag behind ako eh. So, alam na niya. Hindi mo maintain ulo mo kung dito. Mm-mm. Tanong natin yung mga o paano kasi magkaiba yun eh, technical at saka yung artistic ano doon. I think umiinit ang ulo ko when kasi para sa akin I get people because I know that they can do their jobs properly. No, correct. Now if you don't do your job properly, doon ako napipikon talaga. Warning. Ay, doon. I go out. Kasi diba, syempre especially kapag live to. Oo. Time is of the essence eh, di ba? Yes. Umaandar to eh. And kami syempre ng asawa ko, pagdating talaga sa quality, dude, sorry, pero laging mataas ang standards namin. So, pero so far naman, wala naman kami naging problema kasi nga, alam naman namin yung mga taong kasamahan namin. Sobrang professional. So talaga, sige, umiinitulo mo? Swabe lang. Swabe lang. Medyo umiinit, pero I'd like to think hindi ako yung tipo ng director na kagaya before dyan. Na ng babalibaw. Oh. I mean, I would still say what I have to say, but in a way that na mako-communicate ko yung kailangan ko. Hindi lang para mambarang mata. Alam mo yun? Yeah. Hindi yung acting na ano, pang-award. Marami ganun. Yes. Big questions are wrong. Pero, alam mo, tingin ko talaga kayo. Tingin ko, kayong dalawa ni Liza. Kaya kayo nag-click talaga. Ilang years na kayo? 11 years together, tapos turning 10 years na married this year. Oh, grabe! Wow! Oh, diba? So, 21 na yun. Tama ba ako? Plinas ko? Hindi. Total of 11 years. 11 years. Kasi, kumbaga, yung dynamic yung dalawa, hindi lang yung about sa romance, tama? Mm-hmm. Kasi, tumatawid siya sa artistic yung side nyo eh. Yeah. So, parang yung chemistry yung dalawa talaga, no, parang hindi napapatid, parang gano'n, hindi napuputol. Totoo yun. Actually, pagpapahinga mo nga yung conversations namin, parang it jumps easily from the romantic part of our lives to biglang how home life to biglang what we want to do creatively, ganyan. And normally, our fights, kunyari when we argue, mas creative. Hindi kami nag-fight as a couple na halos wala.
Talaga? Mas nagkakaroon lang kami ng creative differences. So doon kayo nagkakaroon ng parang disagreement or argument pag may ano sa creative differences namin. Ang galing! So paano nyo sinesettle? Sorry, paano nyo sinesettle yung ano, halimbawa, at meron kayong, siya talaga, ito yung pinupush niya, ikaw parang medyo alangan ka doon sa pinupush niya. It's important kasi to know, di ba, yung parang ugali ng partner mo. So my wife kasi, she's cancer siya. So she's very emotional and sometimes when she's very sensitive, alam ko not to push her buttons. Kasi if I do, walang mangyayari. So I let her, kumbaga si Liza, may mga initial reactions yan. You just have to take it. Pag na-take mo na yung initial reaction niya na yun, then the logic begins. Oh, and then you talk. Ang galing. Yan. So, ganun. So, sanay na ako. Pero sa 11 years, meron na kayong grabbing, grabbing away, grabbing misunderstanding. Oh, to the point na naghamunan na sila maghiwalay or what? May ganun ba? Ay, wala kami hamunan ng hiwalay. Ah, bongga. Kasi naniniwala kami that what we have is really beautiful and hindi siya, it doesn't come often, yung ganitong klaseng relationship na halos pareho na kaming, para kaming literal na iisang tao. So para, whenever we don't even want to call it fights, we call it discussions. Discussions. So when we have discussions, heated discussions, laging ang goal namin is, how do we become happy again? So talagang, what we do is, we really go to the bottom of whatever problem. Kasi naniniwala kami dun na lahat ng behavior, kunyari nagsiselos yung isa. Kami silosan. Kunyari lang. Actually, ako yun. Kunyari nagsiselos ako. So, masilos. Earlier part talaga. Kunyari nagsiselos ako. Alam ko naman, hindi ko behavior yung pagsiselos . So, alam ko, may pinanggagalingan yung selos ngayon. Hindi ko lang ma-pinpoint. So, pag-uusapan namin yun, like one time talagang, alam ko gumagrabi na. So sabi ko sa kanya, love, huwag tayong lumabas ng coaching to hanggat di natin natatapos yung usapan na to, hanggat di natin nakukuha yung punot dulo kung ba't ako nagsiselos. So talaga, inaoras kami sa coach, mga 2-3 hours, nag-usapan kami. Pero paglabas sa amin ng auto, nalaman namin. Nakuha namin. And then nung napag-usapan namin, so tinanong niya, how do you want me to address this? How do you want me to appease you? So sabi ko sa kanya, do you want me to do this? Do you want me to not talk to this person? Sabi ko, no, I don't want you to do that. Siguro I just want you to know that I'm feeling this way. And you, parang acknowledging that I'm feeling this way actually makes me feel better. So okay na. Kali. So ganun kami. Alam mo, naalala ko, na nakausap ko nga si Liza one time, sabi niya nga, hindi talaga kayo dumating sa punto pa lang, nagkakahamuna ng hiwalayan. Kasi pag dumating sa punto, parang yun na yung end . Diba? Parang, we have a good thing going, so that's good. Kaya maganda sa relationship nyo kasi na-establish nyo yung communication. Sobra. At parang yung nakikinig, parang yung marunong mag-ano. Nandal po kasi talaga nasa ako. Doon papunta yung question ko kasi di ba naging parang mukha din kayo kasi sa bagong, sabi natin, mas modernong ano ngayon, panahon na may mga LGBTQ na tayo. Unlike before kami, nabutan namin na talagang, alam mo, medyo tabu pa. So, parang naging mukha kayong dalawa na parang hindi naman ideal na, dahil wala naman perfect talaga, pero nagiging ano kayo, example na maganda sa mga kagaya din ng iba dyan na gustong magkaroon din ng ganyang klaseng relationship. Anong masasabi mo? Well, I'm happy, but at the end of the day, kami ni Liza, we're just living our lives how we want it. Alam mo yun? Na kung may mga tao man na nakakuha ng aral or inspirasyon sa kwento namin, we're very happy. Pero yun nga, di ba, parang we're not doing this for anyone else. Kumbaga, we're doing it for us because we want a happy relationship. But I'm happy that, you know, parang it's inspiring people also. Correct. Meron ba kayong dream project together bilang meron kayong production. Tapos nagagawa mo naman yung gusto mong gawin, nagagawa din yung gusto niyang gawin. Pero yung talagang dream project na nagko-collab talaga kayo. There's actually a film in development that right now pinagtatrabahuhan namin ni Liza. So hindi ko alam kung pwede ko nasabihin yung title, but it's a film that we're both very excited about. Right now it's in development. So si Liza, she went to a producer's lab, our producer's workshop last month, and then parang she pitched it, and you know, maganda naman yung comments. So hopefully, you know, mas maayos na namin, then yeah, matuloy namin. So, as producers, as actors. So actually, we're not
acting. Talaga? Wala sa production side. Well, I don't know yet if I'll be acting in it, but definitely I'll be directing. So this will be my first directorial job. Wow, the film. Pero excuse me, para kayong award... Si Lisa will write and produce. Okay. Pareho kayong award-winning performers, no? Hindi kayo marunong umarte. Ano? Oh, yung galing umarte. Magaling umarte. Yung mga MMK episodes nito. Ano, wow. Siyempre gusto, iniisip ko lang. Siyempre, I'm opening my options din. Parang, kasi trans person din yung character. So, siyempre gusto ko na yung open. Baka, di ba? Baka may trans person din na magaling kumanta na alam mo yung can play their role. Okay. But if hindi, then I'll play it. Ako yung last option. I'm not the first. Meron na bang nasa isip na ba kino-consider? Medyo may data kasi si Junardo. Pero balay mo naman! Pwede ko ba ibalik sa pagiging director? Director din? Yes. Anong experience mo? Anong sabi mo? Directing na drag? Oh, drag. It was fun. And blessed ako na I was able to direct the first season. So first season lang kasi yung ginawa ko and then hindi na ako nag-second. Kasi, I mean, the queens na na-meet ko noon, you know, they've become really good friends. And siguro the experience na, alam mo yun, na ako more than anything, it's really the relationships na nabubuo eh. Na for me, yun yung takeaway ko. Alam mo yun. And syempre, marami rin akong learnings. Alam mo, nakita ko how it's done. Siyempre, iba-iba eh. Kasi ako, masanay ako talaga sa events and concerts. I've done shorts na din. Pero siyempre, iba rin ang television. Yeah. So, happy ako na, alam mo yun, and iba rin ang reality show. Oh my gosh. Yes. Sobrang matrabaho. Talagang trabaho. Wala kang pahinga. Kami, kasi since kami sa workroom, we're the first in and the last out. So, of course, talagang pagod. Pero, nakakatuwa lang. Fulfilling naman siya. Oo, sobra. Pero din nung huli, nag-ano ka, nag-drag ka sa Bulaga. So, ayun na! Paano ka naman na-convince? Askaring, nagrabe, nag-viral yun. Askaring. Actually, ano yun, so, every once in a while naman nag-guest ako sa Igu. So, parang, alam ko na the first April is Tito Vic's birthday month. I got a call, I got a text from one of the staff, si Ali, and she's like, Ais, pwede ka ba sa ano, sa Saturday for 8 Bulaga? I think that was a Thursday. Mm-hmm. She messaged me. Sige, so I checked my schedule. Okay. Friday. Hindi ko pa alam. Friday, eto na, biglang, direct Ais. Okay lang daw ba na ano na parang isa ka doon sa first information ka gagawin kang ano parang isa doon sa singing ano to queens. Parang singing queens doon sa therapy therapy sabi niyang ganun. Sabi ko, anong imong sabihin? Ayun po, dadamitan po kayo ng girl. Ganyan, sabi ko. Sabi ko, wala akong damit na pambabae. Kasi ako yung problema sa yun lang ang issue mo. Wala akong damit na pambabae. Sabi ko, alam, yung damit ng nanay ko. Medyo pang-matronics level na yun. Diba? So sabi, hindi, kami pong bahala. Kami pong bahala sa... Wala rin akong wig, ha? Kami pong bahala, pati shoes wala ko. Kami pong bahala sa lahat. Sabi ko, okay. Eto, ako for me, siguro, yun nga, parang siguro right now, di ba? Be, I mean, having identified as trans na rin for how many years na rin? Parang... I've come to a place na I'm actually confident and comfortable with my sexuality and my gender identity na doing that for me is drag. You know, it's an art. It's hindi siya para, oh my God, nakakahiya. Oh my God, ginagawa akong babae na naman. Hindi ko naisip yun. Correct. I mean, kasi yun nga, and I think malaking bagay din na na-immerse ako sa world ng drag, ano mo yun, as the director of Drag Race nga, Untucked, and being friends with Sina Precious, di ba? Parang nahita ko na, there's nothing wrong with it. It's for fun. And for bossing. Sobrang reaction ni bossing doon. Grabe. Ay, natuwa talaga. Parang... Gusto na nga niya mag-commercial eh. Kasi di daw niya, hindi niya nalang magagawin niya. Actually, feeling ko pagpasok ko. Tawa siya ng tawa talaga. Hindi niya ba ako nakilala? Hindi ako malapit sa kanya. Kasi ang ginawa nila noon,
So, normally kasi pag nag-guest ako sa Bulaga, doon ako sa host room tumatambay. Kung nasa sila, ito talaga hindi. Binartolina ako sa isang lugar. Tinabo. Surprise talaga. Wala talaga. Walang bawal pumasok ang kusino. Hindi ako pwedeng lumabas. Talagang walang idea si Bossing. Walang idea si Bossing na ako. The hosts knew na ako, but they, hindi nila alam kung itsura ko. So, lahat sila. Kaya yung mga reaction na nakita nyo, legit yun. Sobra, sobra. Legit. Pero yung napasaya mo si Bossing ng gano'n. Oh, for me, gold yun. Yun ang the best part. Kasi sabi ko nga parang, sabi ko nga, di ba, parang sabi ko, mahal na mahal talaga kita. Kaya nga. Pero Ice, ano, Direct Ice, feel mo na isa ka talaga sa anak din niya talaga. Mm-mm. Considered. Alam mo, yun ang every time naman magkasama kami. Kasi yun nga, I grew up with him eh. And the relationship that we have, especially nung bata ako ha, it was more than the television shows that nagkasama kami or the films. Kasi, syempre, di ba, normally, pag ganyan mo, magkasama kayo sa set, taro, pag uwi nyo, okay na. Ito talaga, minsan, weekends, magkakasama kami sa bahay niya. Kasama ko sila, Ate Danica, sila Oyo. Alam mo yun? So, nandun kami, natutulog kami ng weekend doon. So, kasama ko yung mga anak niya, growing up. Kaya parang ganun na rin. Ano hindi mo makakalimutan, pinaka hindi mo makakalimutan na tinuro sa'yo ni Bossing? Or parang naobserbahan mo sa kanya na hindi mo makakalimutan na kaya ganito ka successful si Bossing? Or baka may sinabi siya sa'yo na lesson? Puro kalokohan yung nasa. Kasi di ba si Bossing hindi naman siya hindi naman siya nagsaseryoso. Hindi siya ma words of wisdom. Hindi siya ganun. But siguro ako more than anything, you have to observe him. How he is. I mean, he's one of the biggest actors in the Philippines. Correct. Pupunta yan sa set, driver niya lang yung kasama. Oh, diba? Correct. Mm-hmm. Di ba ngayon, putya, yung mga artista. Glam team. Hindi lang. Glam team nga. Yung assistant, may assistant. Assistant. Siya talaga wala. Wala siya yun noon, di ba? Wala noon. So parang hanggang nga he kept it like that, na talagang, andun siya, tapos, he knows his lines every time, akit siya, alam niya, and, He knows what he's doing. Yes. Pero ako pinaka naalala ko diyan, siya yung nag-udyok sa akin matuto ng tong eats. Oh. kumain ng kiamoy. Kasi pag nagte-taping kami siyempre sa Okay Cafe ko noon, siyempre may mga downtime. So naglalaro kami ng cards. Naglaro sila ng cards. Eh wala siyang kalaro. Ikaw ang kaya niya. Mag-aral ka nga ng tong eats. May kalaro ako. So nag-aral ako. Pero ano, generous ba sa'yo si Bossing? Kasi sa amin, hindi eh. Sorry, Bossing. I mean, generous in what way? Like, pera? Ako kasi hindi, ako ko, our relationship was never like that. Kasi, and ako rin naman, hindi ko rin ugali. Parang, but whenever I, ako, as long as he's there, like, he was there nung kasal namin, he was our ninong. Alam mo yun? So, for me, that's more than enough eh. At saka, he's a giving artist. Napansin ko, yung parang, halimbawa, kausap ka niya, kahit bago ka, or kahit hindi ka sikat, basta nandun ka katabi niya, bibigyan ka niya ng chance. Totoo yun. Diba? Hindi siya namimili. Halimbawa, pag nakita niya, hindi naman ito sikat, hindi niya. Hindi siya ganon. So, kahit, hindi sikat yung tao na yun. Basta tinabi sa kanya o binigyan ng chance na makasama siya, bibigyan niya na yun at ng chance. At saka maalaga siya. Maalaga siya. Pagpansin ninyo, kasi diba he has his own production also, MZ. Yung mga staff niya doon, mula noon, matao, gamayo sila. Lulot-lola na rin sila, natutong pa rin sila. Actually, kahit nga sa kasi, kung po pwedeng say sila na slate, no. Diba? So, he knows how to treat his people, right? And it's not even monetary, it's yung pakikisama, yung pagmamahal, and I think that's more than the monetary stuff for me. Last na about Bossing. May time ba na parang, meron pa daw siya. Meron ka din ba yung parang, medyo takot ka? Ito yung part na, medyo... Yung Bossing? Natakot ka ba sa kanya? Never. Was good. Kasi siguro because of his humor, lagi nabibreak yung ice. Kasi like yun, diba? Bata pa ako nun. Diba bata pa lang, tao sa akin pare. Pogi, oh. So alam mo yun, yung hindi mahirap sa kanya mag-come out. Hindi mahirap sa kanya magpakilala ng girlfriend. Hindi mahirap sa kanya, Bossing, ito pala si Lisa. Hindi mahirap. Parang mas madali pa nga kaysa sa ibang tao eh. True. Kasi alam mo, yayakapin niya lang. Nang walang halong judgment, walang tanong-tanong. Basta mahal ko rin. Ganun siya. Galing. Ano yung reaction niya nung
yung kasama niyang bata noon, biglang naging senior na. Mm-hmm. At nagkaroon ng... phenomenal pa. Alam mo, we don't really talk about it. Okay. But I could see it in his face every time we're together. So, I think he's very proud. Kasi, I mean, malaki rin sa parte ng career ko ngayon as a singer, as a, you know, music player, na because of him, eh. Because, you know, he would, diba? We would play together. Musikero din siya kasi. Musiko siya, eh. So, ang sarap lang na, like yun, guest ko siya nung 35th anniversary ko. Normally si Tito Vic hindi mo na mapapag-guest ng mga ganyan. Even si Pauline said, like, mahal na mahal ka nitong tatay mo, hindi mo na mapapalabas ang ganyan yan. True. But he was there. Even my 25th, he was there. And you'd see it in his eyes. Yung pag tumingin siya sa'yo, parang he's very proud and happy ako. Ay, alam mo, nagsimula kang bata. Siyempre, alam natin lahat yan. Dumating ka sa punto na parang naisip mo na, ay parang hanggang dito na lang, ay saan pa kaya ako, o wala na. Yung kasi, awkward stage. Pero ang maganda kasi sa'yo, sabi nga namin kanina, na-reinvent mo yung sarili mo. Sarili niya, yeah. Hindi ka na-stuck dun sa, as kilala namin na ang tawag sa'yo. Backwalk, diba? Oo, mga ganon, diba? Pag nakikita mo ngayon yung ibang mga, let's say, child stars, or mga dating child star na parang hindi nakatawid, how do you feel? Hindi nakatawid. Kasi ako, we can look at it differently din, eh. Like, hindi nakatawid, but meron pa rin maayos na buhay ngayon. Like ako, I have friends na hindi man sila tumuloy sa showbiz, but they're successful naman sila. Successful in their own way. Like R.R. Herrera is a very, very, yes, one of my best friends. Yeah. And right now, you know, he and his wife, they own this amazing... it's called Train Station. It's a training company that does corporate trainings and and they have an events also. And my God, they're very, very successful. So ako, I don't honestly feel bad because they're actually doing very good and they're helping so many people. So iba yung tawid niya. Kumbaga, ang maganda doon, naggamit pa ni RR yung talento niya sa pag-arte, sa, you know, pakikipag-ano sa mga tao. Mga tao, yeah. Sa trabaho niya ngayon. So, siguro ang nafe-feel bad ako, hindi yung mga hindi nakatawid at nag-iba ng trabaho, eh. Nafe-feel bad ako yung mga na-stuck dahil gusto pa rin nilang... Actually, that's it. Yung ganon. So, di ba, and of course, ang medyo nafe-feel bad ako are those people who... Naligaw ng landas. Medyo naligaw ng landas, nag-drugs, and all these things. Kasi alam din naman natin na may talent sila, eh. Pero correct. Parang hindi nabibigyan ng break and everything. And ako siguro... Ako sa totoo lang, hindi ko rin alam because... Like, ako, I never thought I'd be a singer. The reinvention thing, it wasn't even a plan. Yeah. Kaya nga naging phenomenal lang tawag. Hindi siya plano, eh. Kasi ano nga? Talagang it happened lang? Yeah, kasi, di ba, ano yan, eh. Wala na akong career, di ba? Ito time na laos talaga. So, but I knew I had to work. So, syempre, kumakanta-kanta lang ako noon. And then, I started singing sa bars, sa clubs. That I was in school, and ang goal ko nga nun was, if I finish school, sa, ano kasi, music yung kinuha ko nun, mag-ano ako, ano to, magko-cruise ako, tutugtog ako sa cruise. Yan yung plan mo, yes. Yeah, yun yung plan ko. Nagkataon lang na, buti, may Eat Bulaga na every Saturday nun, once or twice a month, papakantahin nila ako with Tito Vic. So, nakikita ako dun. And then, meron lang nag-connect na producer, si Tita Margot Gallardo, si Army Araujo, and then they decided to do an album with me. Supposedly, just a single, but they decided to do an album. And that was pagdating. Pagdating. Yeah. So, sobrang phenomenal naman din. Sobra. Naging national anthem yun, eh, during that time. Until now, pag kinakanta, diba? Pero malaking factor, malaking factor din siguro yung klase ng education na nakuha mo kasi... 'Di ba? Kung hindi ka rin naman siguro, alam mo 'yon na ng mag-parents mo na nila na sa very good school, sabi mo nga nagsikap ka rin. May malaking porsyento rin yung I think it's a mixture of both, but ako naniniwala ko more than education, it's really parenting. Iyon ang pinaka kasi kahit ano pang eskwelahan 'yan, kung ang mga magulang mo hindi ka pinalaki ng tama, medyo mahirapan, especially sa industry natin. Yes, alam natin kung medyo gaano ka
volatile. Alam mo yun? So, thank you. Thank you, mami. Kaya nakakatawa, di ba, mami? Yung pinangalan sa kanya nung kay Bossing, si Karin. Hindi kasi, alam mo kung bakit naisip ko lang yun. Hindi kasi, di, syempre, nung ako na, naka-makeup na ako, ganyan, nagka-picture ako na sarili ko. Sabi ko, pag ano ko, tsaka mukha ko na lang. So, ikaw na nagsabi na Karin na lang ang pangalan. Hindi kasi nakita ko, Ice Ice Baby. Sabi ko, hindi, Karin eh. Karin na lang. Nakita ko, nanay ko. Sabi ko, patay tayo. Diba? At least, diba? Alam mo, sa kanya talaga ako nagaling. Diba? So, kumusta na nga si Mami Karin na nakilala rin namin sa showbiz na at alam mo yan? At ano ang sabi niya sa'yo nung nakita ka niya? Tuntuwa. Repost ng repost. sa FB. Manonood siya sa concert. Siyempre. Yeah, of course. Kissing alone. In fairness kay Mami, so my mom's already 83. Mm-hmm. Okay. Yeah, so, pero kahit like mainit kanya. In fairness sa mami ko sa age niya na yun, mas marami pa akong maintenance kaysa sa kanya. Oh my. Yeah, mas healthy yung nanay ko. Ang problema lang niya GERD. So, yun, acid reflux ganyan. Mm-hmm. So pag mainit, nahirapan siya. Pero every time may gig ako, nandiyan siya. Nandiyan. Kahit anong oras pa yan, nandiyan yan. Galing. Iba naman talaga ang pagmamahal. So sobrang na-appreciate yun. Kumusta nga pala yung kapatid mo? My brother, he's very good. May business siya with friends. Siya yung kasama ni Mami sa bahay ngayon kasi nakabukod na kami. Okay. So happy din ako na yung brother ko sobrang hands-on. Kumbaga, na-appreciate ko na alam mo yun, nakita niya yung value of being responsible and yeah. That's good. Very good. Balikan ko lang kanina na pag-usapan na rin natin, Bossing. Bossing, diba? Looking forward ka ba dun sa... Oh, looking forward. Ang 50th anniversary ng Eat Bulaga kasi malaking part ka noon. Plus, sasegue ako dun sa dalawa na lang daw yung noon time show ngayon na pwedeng magkalaban pero hindi magkaaway. Alam mo yung ating gano'n yung sinasabi nila. Yeah. So, anong komento mo dyan? Kasi alam ko, kaibigan mo rin yung mga taga It Showtime. Oo naman, oo naging naman. Naging part ka rin nun. Hindi ako naging part ng Showtime. Ay, pala, sorry. Nag-guess siya doon as ano. Pero hindi ka ba nag-guess ever? Okay. Asa ASAP. Sa ASAP ako. Ayun! Okay. Sorry. Kasi hindi siya katapat. Napagpalepto. Totoo ba magkawin sa ASAP si... Magkalaban na lang daw. So, anong mo doon? Kasi magpi-50 years na. Eat Bulaga. Ako, sobrang proud ako sa Eat Bulaga. I mean, hindi biro yung 50 years. Mm-hmm. Hindi biro yung 50 years. Hindi biro ngayon 40 plus eh. Correct. Actually, ngayon nga. 20 lang. Ngayon nga, para maka 20, 10 ka nga, hindi na biro eh. Especially yung pinagdaanan nila recently. Yes, correct. Maayang. It just shows na kahit ano man yung pagdaanan nila, because solid sila, kaya nila kahit ano. Mm-hmm. In terms of, you know, there will always be competition and competition is good. Mm-hmm. Because for me, kapag walang competition, it makes you stagnant. Boring. Diba? Magiging boring ka eh. Hindi mo, diba? Hindi ka magle-level up. So, I'm happy that Showtime is there. So, at least meron pa. So, ako lang siguro ang wish ko lang sa mga fans, wag pagsabungin. Wag yung pagsabungin. I mean, be happy that the two are there and they're actually doing a good job of, alam mo yun, sige, 2-3 days mataas to, next 3 days mataas to. Okay yan. Kasi ang pangit din naman na ito lang ang mataas. So parang, wala din, relax lang din. So personal choice mo yun na hindi ka talaga mag-guess sa It's Showtime. It's a respect for Eat Bulaga. ASAP nga pala, yung meron kang portion din. Before Sessionista. Before Sessionista, yeah. But did they try to guest you sa Showtime? Or invite you? Sometimes they text. Or sometimes, siyempre, pag may promo, ganyan. O sa ano tayo sa Showtime, sabi ko, pasensya na po. Sabi ko, I'm sure they understand. Pero understood naman na nila yun. I'm sure they understand. Ito ba yung kiss me? Nakamalitas siya. Hindi, mamaya kukunin natin yung information, tapos i-blind item natin mamaya. Gusto mo yung agad-agad. Agad-agad. Kasi yung mga suot nyo. Wala man lang Walang transition. Dito lang plano si Bossing na mag-guest naman. Saan? Sa concert mo? Nag-guess na eh, nung one time. Oo, nag-guess na siya. Kumbaga, eto naman, hindi siya... Kasi yung concert na huli ko, yung Becoming Ice, ito was a milestone concert, 35 years. So, eto, hindi naman siya milestone. So, ano pa ang na-envision ni Direk Ice? Yes. When it comes to his career,
Yan, basically. Alam mo, ayoko nag-envision kasi napapagod ako. I mean... Pero parang may point ka naman. Ano ba? So, ikaw ba yung tipo na ano? Yung asawa ko, siya yung mahiling mag-envision. Okay. Ako yung pag masyado akong malayo iniisip, napapagod ako. I swear. So, maganda sabihin mo na lang sa akin ka na bukas, anong gagawin ko? Alam mo kaya ka ganyan? Kasi meron ka ng asawa nag-iisip. Yun. Actually, I'm blessed. So, maganda yung combination nila. Atinista, taga-UP. Pero I've never been a planner. Talaga? Ah, ever seen? Oo. Kaya, sabi mo nga, yung with the pagiging flow. Singer mo, hindi mo din yan. Lagi lang kong go with the flow. So, sa totoo lang, parang... One day at a time, ganun. Ngayon lang talaga masasabi, nagkaroon ng direksyon yung career ko. Kasi yung asawa ko, sa'yo, oh, dapat ganito, dapat by September, nakalabas siya, abo ko. May ganun talaga. Pero minsan may pressure naman ako kasi sanay nga ako, walang plano, diba? Inform mo naman ako. Nare-inform naman niya ako, pero siya kasi talagang, oh love, ano na? Biglang kunyari, okay kami, biglang tatawagin, biglang parang galit sa akin. Nasaan yung ganito? Sabi mo ganito, Oy, pero naalala ko, ano na yung plano nyo na magpunta sa ibang bansa? Yung IVF. Ang dami na ginagawa eh. Sobrang dami ginagawa. Cherry pa yun. Pero ayaw mo magbigay ni June ng sperms. Sure ka na ba dyan? Diba? Para sige, maging busy mo lang kayo. Pag-isipan mo mga buti. Busy lang kami sa Marites. Pero ano pa rin, tuloy pa rin. Well, sana before siya mag-45. Mm-hmm. Kasi syempre, ano, but my eggs are still frozen. No, okay. Mahal na let it go. Let it go. Kaya imagine na may mga eggs ko. pero sa ngayon, hindi niya siya priority ngayon. So hindi, kasi ang priority namin is itong Fire Nice because syempre it's a new company. Mm-hmm. So talagang yung energy, ginugugol, hindi lang energy, finances, everything, kaluluwa, puso, dugo, lahat. Ano, adjusted ka na ba sa social media? Ayan panahon na. Natin, wala pa tayong social media. Alam mo, hirap talaga. Mm-hmm. Parang, kasi... Paano hirap? Nakikita kita eh. Hindi, okay, sandali. Explain ko siya. Yung social media for me is an extension of my personal stuff. Okay. Like, if I wanna share something, if I, kunyari, naglalakad ako, I see something funny, ha, share ko to. Mm-mm. Pero, to use it as a marketing tool, which ang mga millennials ngayon, they do it with such ease. Mm-mm. Doon ako nahihirapan. Kasi, aminin mo, lumaki tayo sa panahon na parang pag ikaw ang nagmamarket sa sarili mo, ang yabang naman ito. Totoo. Diba? Ang yabang naman yun. Post ng post naman ng mga page mo. Diba parang kasi nung time na yun, parang ikaw nagsusulat ng article sa sarili mo. Parang kayo na concert ko. Eh, sige mo, galing-galing nito. Ang weird. Pero so, hindi ko makalis doon. Correct. So, buti na lang, at least sa company namin, we have someone good. Yeah, may mga administrator. Kasi pag ako talaga, cringe. Wala. Weirdohan talaga ako. Alam ko totoo sa akin. Kahit yung vlogging, nadami nagsasabi sa akin yan. Oo. O sige na, mag-vlog ka, ganyan. Kasi ano ba yung kwento ko? Magmula ka ng mga trabaho, nakahiga lang ako. O ito guys, nakahiga ako. Ano gagawin ko? O ito guys, tumayo ka, magbanyo ako. Pero ganun nga yung iba, di ba? Isa nga, ganun. Meron nga iba, nakatutulog lang, binibidyo yung sarili. Ito pa, hindi ako sanay mag-picture ng sarili ko. Kasi nyo, ewan ko, parang feeling ko ang vain. Tapos magbibidyo ka pa ng sarili. Siya, di ba yung mga ganyan? Hindi ko talaga sanay. Pero may effort kasi. Pag may kasama ko, kaya ako mag-selfie. Pero yung nga nakikita kong mga tao ngayon na parang, Yung mamukha nila, di ba? Kasi yung kahit saan na lang, magpo-post, bigla may mga ganit na photoshoot. Tapos lahat ng info kung nasaan. Pero kasi nabutan mo. Ayun nga, I'm sure grateful ka rin. Kahit na sabi mo nga nahihirapan ka, I'm sure grateful ka pa rin. Kasi naabutan mo yung boat, era. Mm-mm. I'm sure grateful din kayo. Totoo! Kaya nga eh! Totoo! Tinan mo natin ito kami ngayon, di ba? Ma-imagine mo ba? Andito kami ngayon. Diba? From periodico. Diba? Binunong nasa I2I pa lang ako, kinakarga-karga ko lang ito dati. Yeah. Grabe yung kinakarga. Sobra kasi. Nagsisimula siya. Anyway, maraming salamat, Ice. Thank you so much. I had fun today. Sa Marites University. Thank you so much. It's an honor for us. Pero invite mo naman siya pa sila. Wala pala yung pala pinunta ko rin. Invite mo na sila. Ayan. Alright, so I'm inviting
all of you to please catch my concert Videoke Hits on May 10 and 11 at the Music Museum. You can get your tickets at Ticket World, or for those of you na walang debit card or credit card, or you just don't wanna pay through that, you can also call us at 0917-542-0303. Ulitin ko, 0917-542-0303. So that's Videoke Hits at the Music Museum, May 10 and 11. Oh, yes. Ako may 11 ako manonood. Magkita tayo doon. Interesting yan. Okay. 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 Paano sa social media? Wala kang social media. Meron ako social media. Meron. So you can follow me on my socials. Go. So I'm on Instagram. It's Ice Seguera. At Ice Seguera. Facebook is Ice Seguera, and I'm also on TikTok. At Ice the Person. Oh. So, Ice the Person. Okay. Ice the Person. Paano ka nakikitiktok? May mga dance din ba? May pag napipilitan ako na. Pag pinipilitan ko asawa ko, love, magsayo ka. Masaya. Tapos meron din pala kaming YouTube. Ano yung title nun? Padinya Seguera Show. We are on YouTube. So nagsisimula kami ni Liza nung mga chururut na... Chururut? Kumikemikemikemikemikemikemikeng vlog-vlog. Ang saya, diba? Oh, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Congrats na sa two nights concert. I-plug mga kami. Correct. Yes, and please subscribe to Marites University. Thank you, Ice. And Ma'am Liza, din yung maraming salamat. Siya ang maging instrumento para mahila po na dito si Derek Ice. Thank you, Liza. Thank you. Sa'yo ako bibili ng tickets. Yeah. Oh. Maraming salamat, Icing. Icing ang tawag ko niya. Maraming salamat for gracing here sa Marites University. So, mga Marites, supportahan po natin si Ice sa kanyang darating na concert, sa mga kanyang activities pa. May bagong lilipat kang bagong label, di ba? May gandong. Yung pala sinasabi niya. May pahabol na Marites. Yan po. Mga Marites sa Ice Seguera, dito lang po sa Marites University!